Ang mga maliliit na hayop tulad ng aso ay talaga namang mausay na cute na mga alaga. Sa loob ng kanilang maliit na katawan, mayroon silang malaking personality. Kung mayroon mang perpektong sukat na mga ito, ang mga aso na ito ay talaga namang nagmumula sa isang kamangha-manghang variety mula sa mga mastiff hanggang sa mga chihuahua. Habang ang mas maliliit na hayop na ito ay hindi magagamit para sa mga layuning pamproteksyon. Madali silang alagaan, ilibot, makipaglaro at marami pang ibang mga bagay. Mula sa cute na Brussels Griffin hangang sa decorated show dog Papillon hanggang sa pinakapaborito ng lahat ang Cavalier King Charles Spaniel. Narito ang 10 pinakamaliit at pinakakute na aso sa buong mundo. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin! Number 10, Brussels Griffon. Ang mga ito ay hindi lalagpas ng 10 pulgada at umitimbang lamang sa pagitan ng 8 hanggang 12 pounds. Subalit, walang makakapigil sa isang Brussels Griffon sa pagtatanggol sa kanilang mga mahal na amo. Ang mga maliliit na lahi ng aso na ito ay talaga namang magiliw at talagang inihahambing bilang isang unggoy. Madali silang sanayin, madaling magayos, at may katalinuhan upang tumugma sa kanilang kagandahan na maliliit na muka. Ang Brussels Griffon na kilala at minamahal natin ngayon ay resulta ng isang breeding chain na nagsimula pa noong maagang bahagi na ikadalawampung siglo sa Belgium. Ang mga maliliit na aso na ito ay puno ng maalab na personalidad na walang katulad. Kaya naman kung naghahanap ka ng isang tuta na magiging angkop sa iyong maliit na apartment at talagang mapagmahal at madaling sanayin at gawing mabangis para maging protective sa iyo, ito ang asong nababagay para sa iyo. Number 9, Chinese Crested. Kung ang iyong aso ay pala kaibigan sa kanyang mortal na kaaway at ito ay ang pusa, kung ganun medyo ligtas ay pagpalagay na ang iyong aso ay talaga namang one of the kind. Ang Chinese Crested ay isang conversation starter sa mas maraming paraan kaysa sa isa. Sila ay lubos na kalmado at non-temperamental. Napakababa din ng maintenance nila at meron din silang kapansin-pansin na itsura. Nakatayo sila sa pagitan ng 8 hanggang 12 pulgada ang taas at tumitimbang sa pagitan ng 11 at 18 pounds. Ang Chinese Crested ay isang lapdog breed na mag-a-adjust ng mabuti sa kanilang paligid at sa kanilang mga may-ari. Ang mga asong ito ay kadalasang makikita sa mga apartment at hindi ito na may mili ng mga amo. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, lahat talaga sila ay napapaibig sa aso na ito. Ang hayop na ito ay mayroon ding natatanging itsura. Meron silang cute na mga kulay at kadalasang may puting mga buhok. Ang kanilang balat ay may mosaic pattern at sila ay may mahaba at payat na katawan. Karaniwang matatagpuan ng Chinese Crested alinman sa powder puff variety o walang mga buhok. At syempre huwag ka mag-alala, ang mga aso na ito ay kalmado at madaling mag-adjust. Number 8, Lhasa Apso. Maihahambing sa isang Shih Tzu sa laki at itsura, ang Lhasa Apso ay isang hiwalay na pinaliit na lahi ng aso na may mga ugat na nagmula sa Tibet. Maaaring ipaliwanag nito ang kanilang dobling haba, mabigat at siksik na forecoat. Ang kanilang kasaysayan ay nagbabalik sa sinaunang Tibet na kung saan sila ay karaniwang tinutukoy bilang isang lion dogs. Ang Buddha ay naiulat na mahilig sa maganda pero protective na lahi. Ang Lhasa Apso ay tinatangkilik ang isang special na posisyon sa Tibet bilang pinakasikat sa lahi. Sinabi din na si Dalai Lama ay regular na nagbibigay ng Lhasa Apso puppy para sa pagpapakita niya ng kanyang pasasalamat. Sa oras na ang Lhasa Apso ay nakita sa gitna ng Europa at kalaunan sa Estados Unidos, nagkaroon ng malawakang kalituhan kung ang Lhasa Apso ay isa lamang ibang uri ng Shih Tzu. Habang sila ay mayahambing sa isang Shih Tzu sa laki at bigat, ang isang Lhasa Apso ay tumitimbang sa pagitan ng 11 at 18 pounds at nasa pagitan ng 8 at 11 pulgada ang taas. Sila ay talagang mas alerto, energetic at protective kaysa sa Shih Tzu. Imagine mo na lang na magkaroon ng isang cute na kasama at pagkatapos ay biglang magiging agresibong guard dog. Number 7, Japanese Skin. Kung kailangan nating ilarawan ang isang Japanese Skin sa tatlong salita, gusto naming sabihin na sensitibo, kaakit-akit at talaga namang napakatalino. Ang huling salita ay maaaring medyo masyadong mahaba, subalit ito ay totoo. Ang mga Japanese Skin ay mga hindi ka panipaniwalang matatalinong aso na may natatanging facial features at mataas antas ang energy. Ang karaniwang bigat ng Japanese Skin ay nasa pagitan ng 11 pounds at hindi lalagpas sa 10 pulgada ang taas. Sila ay pinaniniwalaan na nag-evolve mula sa Tibetan Spaniels
Ang lahi ng aso na ito ay karaniwang ibinibigay ng mga royal sa isa't isa bilang isang tanda ng pasasalamat. Ang pinakaunang pagbibigay ng chins ay nagmula pa noong Chinese Dynasty nang iniregalo ng emperador ng China ang isang pares ito sa emperador ng Japon. Ngayon ang Japanese chin ay lubos na gusto sa lahat ng bahagi ng mundo na kung saan sila ay kilala sa pagiging sosyal, masigla at syempre highly cooperative. Number 6. Maltese. Ito ay hanggang ngayon ay pinagtatalunan. Ang isa sa pinaka, kung hindi naman, ito ang pinaka-gorgeous na lahi ng aso na umiiral. Ang Maltese ay eleganteng mukhang maliit na tuta na may masiglang personality. Sila ay may possibility na maging mas mahihain kaysa sa ibang maliliit na aso at naghahanap ng away sa mga hayop na 3 beses sa kanilang laki. Ang kanilang pinagmulan ay nananatili pa rin isang misteryo. Binanggit din ng mga Greek at Romano ang Maltese sa kanilang literature. Subalit, ang ilan ay nagtatalo na ang lahi ng aso ay orihinal na isang uri ng lahi ng aso na matatagpuan sa Central Europe. Ang pinakamaagang variation ng aso na ito ay malamang malapit na kahawig ng Pomeranian. Ang Maltese ay nangangailangan din ng isang regular na pagbisita sa salon. Ang kanilang mahaba at silky hair ay nangangailangan din na ma-maintain ng regular. Ang isang Maltese ay tumitimbang sa pagitan ng 5 hanggang 7 pounds at tumatayo sa pagitan ng 8 hanggang 10 pulgada ang taas. Kung makipaglaro ka man sa aso na ito ng buong araw, huwag kang mag-alala dahil ang mga aso na ito ay hindi naglalagas ang buhok. Number 5. Papillon. Maaaring mong makita ang isang papillon mula sa 1 milyang layo dahil sa kakaibang tsura ng kanilang mga tenga at sa katunayan, literal na isinali ng salitang papillon sa butterfly na kung saan isang angkop na paglalarawan sa hugis ng kanilang mga tenga. Ang lahi ng aso na ito ay may tiwala sa sarili, lubos sa palakaibigan, well-adjusted at puno ng pagmamahal at affection. Ang mga papillon ay madalas din mapagkamalang mga chihuahuas. At para sa panimula, ang papillon ay hindi gustong mangagat. Sila ay karaniwang show dogs at marahil ang lahi ng aso na ito ay talaga namang pinakabinibigyan ng pansin kaysa sa ibang maliliit na aso. Madali silang sanayin, sinusunod nila ang utos at talaga namang sila ay tapat hanggang dulo. Ang average na papillon ay tumitimbang ng 5 hanggang 10 pounds at tumatayo sa pagitan ng 8 hanggang 11 pulgada ang taas. Ang lahi ng aso na ito ay naiulat na nakakuha ng malaking popularity matapos mag-decide si Louis XIV na isama ang aso na ito sa kanyang mga larawan. Number 4. Habonis. Hindi ibig sabihin na maliit lang sila, magaling lang sila sa palabas. Ang mga Habonis ay magpapatunay nito sa'yo. Ang average na Habonis ay tumitimbang sa pagitan ng 7 hanggang 13 pounds at may taas sa 8 hanggang 12 pulgada. Ang mga aso na ito ay madalas din mapagkamalang isang larawan. Subalit, ang Habonis ay talaga namang maliksi. Ang mga aso na ito ay mga social dogs na maaaring magamit para sa pagbibigay ng senyas, pagtulong at therapeutic purposes. Ang kanilang versatility ay hindi napapansin sa Cuba kung saan sila ay tinuturing na pambansang aso. Nanggaling sila sa isang extinct na bicontinental hybrid at kilala din bilang Havana Silk Dogs dahil sa kanilang itsura. Number 3. Shar Pei. Ang Shar Pei ay isa sa pinakakilalang lahi ng aso sa planeta. Ang maliliit na aso na ito ay may kulubot na balat, asol na itim na dila at mayroon din silang malapag na itsura. Ang kanilang pinagmulan ay nagsimula pa noong 19th century kung saan sila ay pinalaki mula sa isang regular na Chinese Shar Pei. Ang mga aso na ito ay pinalaki ng mga royals para maging lapdog o mga toy breeds. Nakatayo sila sa pagitan ng 14 at 17 pulgada ang taas at tumitimbang sa pagitan ng 11 at 20 pounds. Ang mga aso na ito ay mausay na tumutugon sa pagsasanay, bagaman sila ay may possibility na maging isang independent. Number 2. Cavalier King Charles Spaniel. Kung babalikan natin ang dulo nito sa United Kingdom, ang Cavalier King Charles Spaniel ay talaga namang parang isang royalty. Ang pinaliit na lahi ng aso na ito ay napakasikat noong 17th century. Noong sila ay naunang na crossbreed at naging natatanging toy pups ngayon, ang ilang uri ng aso na ito ay umiral sa paglipas ng panahon at ito talaga ay sumikat. Ang unang lahi ng aso na ito ay nilikha noong 1928. Sila ay mga playful lapdogs na madali rin sanayin. Ang mga aso na ito ay madalas ding tinutukoy bilang mapagmahal at matalino. Kung may lahi ng aso na nababagay sa bawat tahanan, ito talaga ang asong nababagay. Sila ay palakaibigan, madaling alagaan at tumitimbang sa pagitan ng 13 hanggang 18 pounds. At nakatayo sa pagitan ng 12 hanggang 13 pulgada ang tangkad.
Number 1, Kunming Wolf Dog. Isasara namin ang listahan ito sa isa sa pinakaminamahal na cute na lahi ng aso, ang Kunming Wolf Dog. Ang lahi ng aso na ito ay original na binuo bilang isang military dog para sa Chinese Army. Ang kanilang Asian counterparts ay kalapit na kahuwig ng German Shepherds. Subalit, ang mga aso na ito ay malamang nakahuwig ng mga tuta ng mga German Shepherd. Iniisip din ng iba na ang aso na ito ay pinsan ng mga German Shepherd. Subalit, 2 beses na itong tinutulan. Ang mga aso na ito ay kilala sa pagiging tapat, protective at talaga namang highly energetic. Ang mga maliliit na canine na ito ay madali ding sanayin at maayos sila nakikibagay sa bawat miyembro ng pamilya. Mula sa pakikipaglaro sa maliliit na bata hanggang sa paglalakad kasama ng mga matatanda, ang wolf dog na ito ay talaga namang nababagay sa pamilya. Ilan lamang to sa 10 pinakamaliit na lahi ng aso sa mundo? May ganito ka bang aso sa inyong bahay? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.